Ang topic natin ngayon ay kung ilang buwan bago mag-hit ulit ang ating mga alagang aso pagkatapos niyang manganak. Depende yan sa inyong mga inahing aso. Usually, yung mga inahing aso, yung ating mga alagang aso, tuwing ika-7 buwan, nagre-regla na sila, nag-hit na. Pero kung malusog ang inyong inahin, yung babaeng aso, pwedeng 5 months, pwede na ulit silang mag-regla o mag-inhit. Tara, samahan niyo ako, panoorin niyo ang video hanggang dulo. At sa mga bago pa lang nag-aalaga ng mga aso at gustong magparami ng mga aso, panoorin niyo to. Sure na sure akong may makukuha kayong tips para sa pagpaparami ng mga alaga nating aso. Sa mga nauna kong video, itinuro ko doon kung paano natin malalaman ang tamang timing upang ipaistad ang ating mga inahing aso. Sa unang pagreregla, bibilangan ninyo ang inyong inahing aso o yung inyong dumalagang aso kung kailan ang unang araw na sila ay nagkaroon ng menstruation. At ang tamang timing ay mula sa ika-10 araw hanggang papunta sa ika-14 days ng kanyang pagreregla. Yun ang tamang timing para ipaistad ang ating mga inahing aso. Pero paano kung hindi natin nakita kung kailan ang una nilang pagreregla? Ganito po ang inyong gagawin. May mga aso na dila ng dila doon sa kanilang bulba o doon sa kanilang ari, kaya hindi natin namamalayan kung sila ay nagmimens na. So pag nakita natin na medyo maga yung kanilang ari, i-check natin, i-massage ng konti yung puno ng kanilang bulba. At kapag yan ay matigas pa, hindi yan magpapasampa sa mga barako. Naaamoy kasi ng barako ang ating mga inahin kapag sila ay in-hit. Pero kung hindi pa sila timing, hindi yan magpapasampa. Hindi yan tatayo. O kaya naman, yung buntot nila ay itatago o itatabon doon sa kanilang ari. Kaya hindi makakasampa yung barako. Nasa tamang timing talaga kung kailan sila magpapaistad. Pero kung hindi pa sila nasa tamang timing, hindi yan magpapasampa kahit tulungan pa natin yung ating mga barako. Kung wala kayong kasamang barako o yung lalaking aso sa bahay para mag-ista dun sa ating inahing aso, mas makabubuting alam nyo kung kailan ang tamang timing para sila ay ipa-istad. Kaya dapat marunong kayong mag-check kung kailan dapat sila ipa-istad. Kung hindi ninyo nasimulan, tingnan o kung hindi ninyo alam kung kailan ang kanilang unang araw ng pagreregla. Kaya dapat alam ninyo kung paano i-check yung kanilang mga bulba para alam ninyo kung kailan sila dapat maipaistad. Dapat kasi yung kanilang bulba ay medyo malambot na, parang marshmallow, o kaya ay yung mens na nagdi-discharge sa kanila ay inaw na, yung parang pinaghugasan na lang ng isda. Sa simula kasi ng kanilang pagreregla, ang lumalabas sa kanila ay medyo kulay maroon pa or sobrang dark ng pagkapula nung kanilang menstruation. Kapag sila ay malapit ng magpaistad or nasa tamang timing na sila, malinaw na yung discharge nung kanilang bulba at yung kanilang bulba ay malambot na parang marshmallow. Kaya importante na dapat lagi niyong i-check kung hindi niyo nasimulan ang unang araw ng kanilang menstruation para hindi malipasan yung aso ng kanilang pagpapaistad. Kapag kasi nalipasan na yan, hindi yan magpapasampa. Isa pang tip, kapag ang inyong alagang inahing aso ay dadalahin niyo na sa barako at ipapaistad niyo na o timing na sila, huwag nyo silang pakainin o dapat hindi sila masyadong busog. Lalo kung ang pinapakain nyo sa kanila ay dog food, kasi ang dog food ay mainit sa katawan. Huwag nyo silang pakainin para maraming tuta ang inyong inahing aso. Mainit kasi ang dog food sa katawan ng aso. Kapag sila ay nasa tamang timing na or fertile na yung ating inahin, kahit hindi nyo sila tulungan at kung kasama natin sa bahay ang ating barako, mamamalayan nyo na lang na sila ay naglock na or nagdugtong na yung ating inahing aso at saka yung barako.
Pero kung dadalahin niyo lang sa barako ang ating inahin, mas mabuting alam ninyo kung kailan ang tamang timing para hindi kayo naaabala. Kasi minsan pag dinala natin yung ating inahin doon sa barako, tapos hindi pa sila magpapasampa, syempre, di maaabala kayo ng inyong oras. Kaya dapat alam natin kung kailan ang tamang timing para pagdating nyo doon, magpapasampa na agad sila. Kung kayo mag-iinahin, isang taon at kalahati, pwede nyo na silang gawing inahin. Ayan si Molly, anak niya ni Bukjo, yung nagpapaistad. At siya ay magdadalawang taon. Buntis na rin siya sa kanyang pangalawang magiging anak. Nanay na siya at nakabenta na rin kami ng mga tuta galing dyan. At buntis na ulit siya ngayon. Kung kasama natin sa bahay ang ating sire, pabayaan natin sila kung hanggang kailan nila gusto. At diyan naman ay kusang aayaw kung hindi na sila magpapasampa. Kusang na silang aayaw, magagalit sila doon sa barako kapag sasampa. Hindi na sila magpapasampa. Pero kung dinadala nyo lang sa barako ang ating inahin, makabubuting 1-3 beses dalahin nyo para sure na sila ay buntis. Kasi minsan, yung isang sampa or pangalawang sampa, minsan hindi nabubuo, nagkakaroon ng false pregnancy. Kaya dapat i-sure natin hanggang 3. Minsan kasi may barako na ayaw pumayag na mas marami kasi nanghihina daw yung kanilang barako. Ayan, salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sana nakatulong sa inyo ang aking video. At hit my bell notification para updated kayo sa lahat ko pang mga isusunod.